nagpahama kay Rosario. Mabuti naman at nagampan naman ang pagiging tagabantay mo. Pero alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Kahit ano pang gawin mong kabayanihan, hindi tayo magiging magkakampi dahil isang aswang. Isinusumpa akong ipaghihiganti ko ang ginawa niyo kay Kael. Kayong mag-ama, pagbayad ko. Kailangan din natin pakinggan ang mga saloobin ng ibang miyembro. Mahirap magkawatak-watak tayo. Magiging oportunidad ito ng mga kalaban. Isang maling galaw, antayin niyo ang pagsenyas ko. Tsaka natin gagawin ang ating plan. Tulungan mo ako. Pagiganti mo ako. Magagawa mo yan. Ang gano'ng ideya yun, para magkasama-sama na kayo. Huwag na nga ako tayo sa isa't isa, diba? Pagkatapos ng lahat ng to, tayo pa rin. Alam mo, mahal kita. Pero iniisip ko, baka isang araw, ang lahat ng ito'y maulilang sa wala. Spen, malungkot ka pa rin ba dahil sa kapatid mo? Nagkausap kami ni Rosario siyong. Nung sabi niya, naaawa na siya sa mga magulang niya. Kaya palagay ko, papayag niya siya sa mama sa Amerika. Oh! Bakit di mo pigilan? Sigurado naman ako'y paglalabang ka nun. Mahal na mahal ka kayo ni Rosario. Siyang hindi ko gagawin yan. Dahil hindi ko rin naman mabibigyan ng magandang kinabukasan si Rosario. Mayroong halimaw dito sa loob ko na unti-unting lumalabas. Hindi ligtas sa akin si Rosario. Eh, malalabanan mo naman yung pagiging anak ng dream mo, di ba? Sana nga tama ka siya. Pero palagay ko magkakaiwala yung talaga kami ni Rosario. At siguro ito na rin ang makakabuti para sa lahat. Ginamit mo ba ang anak ko para makarating ako dito? Walang biya ka. Bakit mo ako dinala dito? Anong kailangan mo sa akin? Now, masyadong mainitin ang ulo niya. Kaya kita pinapunta rito para to. Masakit. Masakit ang mamatay ng isang nararamdaman ko yan dahil ako ang ina ng lahat ng aswang. Nang namatay si Kael, para na rin ako mamatay ng isang ina. Peruja, dahil sa gulo ninyo ni Samuel, nadamay pati ang kaisa-isa kong anak. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Laura. Minsan ko namang tinulungan ang iyong anak. Binigyan ko siya ng malakas na kapangyarihan. At alam mo ba, handa ko rin yung ibigay sa'yo. Kung tatanggapin mo ang anak ko, may paghihiganti mo na ang kamatayan kay Juan at sa pinakamamahal mo asawa. Ang pagdating, Juan. Sa taon yan. Sa loob na tayo mag-usap. At kung tanggapin ko ang inaalak mo sa akin, ano naman ang kapalit? Alam ko hindi ka mag-aalok sa akin ng mga kapalit. Simple lang. Gusto kong maging sundalo ang mga aswang pagdating ng pagsakop ko sa iba't ibang mundo. At gusto ko, dalhin mo sila sa akin lahat nang wala na sa sangin. Anong ibig mo sabihin? Kailangan mong patayin ang iyong asawa. At kapag patay na siya, ikaw na ang magiging reyna ng mga aswang. Siguro naman, magiging tapat kayo sa akin. Hindi sapat na patayin ko lang sa sarili. Ang gusto ko, si Juan, ang pinakamamahal niyang anak ang pumatay sa kanya.
Paniguradong magkakasakitan silang dalawa kapag nangyari mo. Yun lang ang paraan para magpaghiganti ko ang pagkamatay ng anak ko. Kung yan ang paraan na nais mong gamitin, walang problema sa akin. Ibig bang sabihin ito, pumapayag ka na sa akin ang sumunod? Agustin, gusto ko lang humingi na paumanhin sa isa nangyari na nakaraan. Pasensya ka na nabigla lang ako. Huwag ka mag-alalawan. Dahil tapos na yon. At hindi yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ano yun? Gusto lang naman tanggalin ang grupo, si Tata Julian, natanggalin sa pwesto ng kapatiran. Dahil hindi na nakabase ang mga desisyon mo para sa kabutihan namin. Kundi nakabase na lamang sa kabutihan ng apo mo. Agustin, narito ako kung ako ang pag-uusapan natin. Bakit, Tata Julian? Mali ba mga sinabi ko? Hindi ba mas mahalaga sa'yo ang kapakanan ng aswang na to kesa sa kapakanan ng kapatiran? Oy, Bigotilio, hindi totoo yung sinasabi mo. Pag mali si best friend, hindi siya kinukonsiderin. Isa ka pa! Tuta ka lang na puro garapata, kaya tumahimik ka dyan! Sobra ka na! Agustin, siguro kaya mo ginagawa ito dahil gusto mong mamuno. Tama ba ako? Mali, Tata Julian. Nirespeto ko lang ang huling habili ni Mang Pepe na kayo ang mamuno sa kapatiran at naniwala kami sa'yo. Pero ngayong nakita na namin na hindi mo kayang protektahan ang kapatiran lalo na kung nasa alanganin niyang apo mo, mas kailangan mo pang isuko ang pagiging pinuno mo para lamang sa kapakanan niya. Napakarami ng buhay ang ibinuwis ng kapatiran. Kaya hindi ako papayag na ang isang katulad mo na kakampi ng anak ng dilim ang sisira sa aming plano! Hindi ito magiging madali. Makakaramdam ka ng sakit na makapagbibigay sa'yo ng bago mong kapangyarihan. Para sa anak ko si Kenny, gagawin kong lahat, may paghiganti ko lang siya. Kaya umpisa mo na. Agustin, nagpunta kami dito para makipag-usap at makipag-ayos. Hindi para makipag-away. Maaayos lamang to. Kapag bumaba ka sa pwesto mo, Tata Julian, at isusuko mo ang anak ng dilim! Lang ako may gusto nito, Juan. Kundi ang buong kapatiran! Ngayon na! Baba mong armas! Pwede putas ang buong nito! Daba! 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 Wala susunod!
Patay itong amo niyo! Bakit yan? Walang susunog! Tabulok! Ako! Lota na! Chris, malapit na sila! Madali! Dalihan nyo! Malayon kayo! Susunod na magkita tayo! Hindi na kayo makakatakas! Sisiguraduhin ko yan sa inyo! Ama, nakita niyo ba ang Reyna? Ama, nilibot namin ang buong kampo. Pero hindi namin nahanap ang mahal na Reyna. Ano sa palagay mo, Reyna, ng mga aswa? Nagustuhan mo ba ngayong bagong anyo? Kumayo ka, alagad ko! Kumayo ka! Nakita mo na ako. Nagamit natin ang kahinaan ng isang inang nagdadalaman. At dahil doon, malapit nang mapa sa atin ang ating mga ang mga aswang nilikha. At sila, siya ang magdadala sa atin sa kanya. Magaling ang naisip mo, Mama. Ano ang susunod nating hukbang? Habang abala ang Reyna ng mga aswang sa paghihigad na sa Haring Aswang at kay Juan, tayo naman, kukunin na natin ang mga natitira pang jaman na magbubuo sa korona. La! Apo! Kailangan natin umalis agad dito. Ano ba problema mo? Inabol po kami ng mga kapatiran. Ano? Teka, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga nangyayari, ha? Ang apo natin, Milen, gustong patay ni Agustin. At ako naman, inalis bilang pinuno nila. Kaya hindi ko na kailangan ito. Kuyon, iba kang pinari ng kapatiran? Hindi na, Pikoy. Dahil na akong misinibigo tayo mga kapatiran na masama si best friend. Ako, Diyos ko! Anong gagawin natin ngayon? Kailangan agad natin makaalis dito bago pa tayo abutan ng mga kapatiran. Ayoko labanan ng mga kapatiran dahil mga tao sila. Ayoko pong dumanak ang dugo. Agustin, tatanong-tanong na rin kami sa mga kapitbahay. Ngunit hindi nila alam kung saan nagtungo sila, Juan. Ang walang iyang aswang na yon. Natakasan tayo. Paano ngayon yan? Saan natin sila hanapin? May kasama silang matanda at bata. Kaya sigurado ako hindi pa nakakalayo yun. At alam ko kung kanino sila hihingi ng tulong. Juan? Hello, Rosario. Nandito ko nung sa bus station. Pupunta kami sa probinsya sa kaibigan Lola Bilen. Bakit? Anong nangyari? Si Agustin at ang mga kapatiran. Tinutugis nila ako, kaya kailangan namin magtawin ng Lolo Jules. Ano? Saka ako na ipapaliwanag sa'yo, Rosario. Kaya ako tumawag sa'yo para balaan ka. Baka dyan ako hanapin niya sa bahay ninyo. Huwag kang mag-alala, Juan. Ako nang bahala kay Agustin. Gusto mo kausapin ko siya para maliwanagan sila? Huwag na, Rosario. Hindi ka naman lang pakikinggan eh. Basta mag-ingat na lang kayong laaling Cora at ni Mung Ben. Sige, mag-iingat din kayo. Pinapangako ko sa'yo, babalik ako. Ng mundong engkanto. Ano ba ang maipaglilingkod ko sa inyo? Dakilang Lazaro, nais pa ipaalam ng mahal na Reyna
na nakuha na po ni Peruja ang lahat ng diamante ng mga nuno, kapre, at ng mga tiyanak sa kanilang mga kaharian. Pinapatanong po ng mahal na reyna kung anong kondisyon po ng diamante sa inyong kaharian. Sabihin niyo sa reyna na naririto pa ang aming diamante at ginagarantiya ko sa kanya na ito ay hindi mapapasakamay ni Peruja. Isinusumpa ko yan, sabihin ko sa kanya. Si Rabuyo, kailangan ko siya. Ngayon din. Si Agor, hindi ba nasa katawan niya si Peruja? Oo. Hoy Peruja, anong ginagawa mo dito sa kaharian namin? Agor, ikaw nang bahala sa kanila. Pasensya na kayo, mga kabayo. May kailangan lang kukunin sa inyong kaharian na para sa akin. Bakit niyo ko pinatawag, mahal na hari? Ang diamante. Nariikot si Peruja, ninanakaw lahat ng diamante ng iba't ibang kaharian. Kung anong kanyang pakay, hindi ko pa alam. Ikaw ang aking pagkakatiwalaan na magtatago nitong ating diamante. Ipangako mo sa akin, isumpa mo sa akin na kahit na anong mangyari, hindi ito mapapasakamay ni Peruja. Sumpa mo. Naiintindihan ko po, mahal na hari. Huwag po kayong mag-alala. Kahit buhay ko, handa akong ibuwis, maprotektahan lamang ang diamante ito. Haring Lazaro, mabuti naman tinanda mo na ang kailangan ko. Takbo, Rabuyo! Takbo! Rabuyo! Bumisa! Takbo! Mahal na Reyna ni Rhea, nakasunod po sa akin si Peruja. Kung maaari po sana, bigyan niyo ako ng maaari kong mapagtaguan. Hawak ko po ang diamante ng aming kaharian. Siyempre naman, Rabuyo. Mga kawal, maghanda kayo. Sigurado ako paparating na si Peruja dito. Aabangan natin siya at hindi natin hahayaang makalapit kay Rabuyo. Opo, mahal na prinsesa. Hanggang dyan ka na lang, Peruja. Ganyan ka ba sumalubong sa bisita, pamangkin? Nasaan ang tikbal? Hanggang nasa pangangalaga siya na aming kaharian. Hindi mo siya maaaring magalaw, Peruja! Mga kawal, dakpin si Peruja! Tingil! Mira, gusto mo ng digmahan? Bibigyan kita ng madugong digmahan at sisiguruduhin ko sa'yo. Magiging akin ang diamante. At ikaw, baglo! Magintayin, patayin kita. Pero hindi ngayon. Maghintay kayo. Buksan at taklin! Saraan ang buksan! Tiket natin. Isang oras na lang daw, alis na. Ay, talaga? Oh, mabuti naman. Malayo po ba yung recall? Oo naman. Siguro mga siyab na oras. Kaila, saan mo talaga pupunta natin doon? Si Saling. Kaibigan ko yun. Sanggang dikit ko yun, ganyan. Ano yan? Dati niya mahuhula sa Quiapo. Ang kaso nga lang, umuwi na sa kanila, doon na pumirmi. Ay, ako salamat. Pero alam mo, sigurado ako, hindi ito malalaman ng mga kapatiran. Ama, ipinaabot sa inyo ng mga kawal natin ang pakikiramay nila sa inyo ng mahal na reyna. Maraming salamat. Ama, hindi po ba ito ang tamang panahon para sumalakay tayo? Para ipakiganti yung pagkamatay ng mahal na prinsipe? Kailangan planuhin natin ito ng maayos.
malakas at makapangyarihan ang dalawang diwata na tumutulong kay Juan. Magpadala ka ng dalawang kawal sa siyudad para matukoy kung saan ang puta ng mga kapatiran. Masusunod na ba? Ha! Hello. Alam ko sa simula pa lang, mabigat na ang dugo namin na Agustin sa isa't isa. Pero hindi ko naman po naisip na aabot kami sa ganito. Pinutulan ni Agustin at ang kapatiran ang relasyon natin sa kanila. No. Ano ngayon ang gagawin natin? Wala po. Kundi pagpatuloy natin ang misyon natin. Ang labanan ng mga suwang kahit hindi natin katulong ang mga kapatiran. Tama po kayo, no? Dahil kahit noon pa, may sariling laban ng mga tagabantay. Ang pinanghinayang ko lang ako nang dahil kay Mang Pepe, natuklasan ko na ako ang tagabantay. Pero na umaasa pa rin po ako na sana balang araw, magkaayos pa rin kami ni Agustin at ang mga kapatiran. Mahal na kayo na. Kumpirmado po. Nakuha na po ang diamante sa mga tiyanak. Gayun din po sa mga kapre, mahal na rin na. Ang sa mga nuno, nawawala na rin daw po. Kung ganon, ang kulang na lang ni Peruhay ang sa inyong mga tikbalang at ang sa mundo ng mga tao. Mahal na Reyna, ano po bang mangyayari kapag nakuha ni Peruha ang lahat ng samante? Nakialam na naman ang mga diwata at mga engkanto na yan. Palibasa protektado nila ang tikbalang na may hawak ng diamante ko. Ang diamante ng mga mundo ang simbolo ng kanilang kalayaan. Nanakaw ni Peruha ang napakahalagang korona mula sa aming kaharian. At kapag nakumpleto ni Peruha na mailagay ang mga diamante mula sa iba't ibang mundo doon sa korona, magiging napakamakapangyarihan niya at magiging alipin niya ang iba't ibang nilalang. Hindi talaga niya maaaring makuha ang diamanteng ito sa akin. Kaya kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano mo maitatago yan na hindi niya basta-basta makikita. Mahal na rin ha. Ano ang gusto niyong gawin ko? Kailangan magplano na tayo ng isang pag-atake. Yung hindi nila inaasahan. Kailangan mapatumpok silang lahat para mapalabas ko ng tikbalang ngayon. Atake rin ba ng aswang to? Bakit parang hinagis? Bali-bali ang mabuto. Parang kakaiba ang paraan sa pagpatay. Ano yun? Naririnig ba yun? Saan nanggagaling turbo na yun? Kumpirmado. Lalabas nga naman ni Nila sila Juan. Kasama ang buong pamilya niya. Sundan niyo. Huwag mong bibitawan ah. Papunta na kami diyan. Bakit na po? No. May papalat ha. Sinusundan tayo ng mga kapatiran. Ganun ba? Nandun sila sa likod ko. Saan ka galing? Dinalaw ko ang puntod ni Kayan.
silang tugisin at siya ang dahilan kung bakit nagsilabasa ng kung ano nung nilalang dito sa ating mundo. Kaya kinakailangan na siyang mamunta. Kailangan mong pumunta sa mundo ng mga tao. Nandoon ang tagabantay. Hanapin mo siya at humingi ka ng tulong para mo protektahan ang diamante. Nanganap lang ako. Nakakatulungan mo. Na nakakarinig ako ng mga pagaspas ng pakpak doon sa aming bubungan. Pinag-iingat ang polisya ang lahat dahil sa manananggal na ito na sumasalakay ngayon. Nakita ko, nakapasok sa bubong ng kapitbahay ko. Ipagpatuloy mo lang ang pag-atake at ang pagkakalat ng laki.